So madami nag-mention sa akin doon sa post ni Madis Bike Shop tungkol sa mga bago ni Paxter. So ngayon, nandito tayo sa Madis Bike Shop. Isa-isahin natin yung mga Paxter na nilabas dito ngayong 2024. So sa wakas, si Paxter ay naglabas na rin ng mga bago niya. Nung pandemic, parang hindi siya masyadong naglabas. Ang natatandaan ko yata na barche ko noon, yung Paxter Aero and Paxter Election pa yata yun. So 2021 na yun. Medyo matagal na rin. Ngayon, ang gaganda ng mga nilabas si Paxter. So isa-isahin natin yung apat nilang Paxter dito. Sisimula na natin dito sa nagustuhan ko yung kulay. Tignan na naman yan. Ayan, si Paxter Cetus FR1600. So kakaiba yung mga pangalan ni Paxter ngayon, yung mga bisikleta niya. So alamin natin kung magkano yung presyo nito and yung specs niya, yung weight and kung ano pa. Dito lang yan sa Madis Bike Shop sa Pugad Lawin. Dito yan sa Muñoz, Quezon City. Maglalakbay ako pag-usap kawalan. Okay, budget na natin tong Paxter Cetus FR1600. So hindi ko alam kung bakit ganito yung pangalan ni Paxter ngayon, yung mga naming ng kanilang mga model. Hindi ko alam kung saan nila kinuha yan, yung reference niyan. And nandito naman yung Be Strong and Go Forward. Meron siyang texture pag ginaganong ko dito. Dito meron din. And yung warning na bawalan tanga, mag-helmet ka kay tulog para pag-ising mo ride out ka na lang. Dati sticker to. Pero ngayon, may texture na siya, yung hindi siya yung sticker na eh. Parang naka-laser print na siya dito or embed, kung ba tawagin, kung doon nagkakamali. And yung kulay niya, kung mapapansin nyo, may pagka-glossy, ano, metallic. Ayan. May pagka-glitter-glitter effect pa. Head tube, tingnan natin. Head tube dito ay tapered na rin. And napakasimple lang ng logo ng Paxter dito. And may texture din. Hindi siya basta pintura eh, oh. Yung routing nito, kung makikita nyo, ang linis tignan. Yung cable routing ay lahat ay dumaan dito. Ayan, no? Usual kasi, di ba, sa mga namabicycle natin bisikleta, nandito sa taas, nasa kabila, usually nandito, or may abang dito. Pero kay Paxter, yung mga bago niya napansin ko, wala na. Ang linis na tignan, nandito na. Ayan, dito dumaan sa taas. Yung apat na brake nito, ay apat na brake. Yung FD-FD and yung kanyang brake sa likod ay nandito na lahat dumaan. Itong apat na to, ayan o. Oh. Ang linis tignan, ito yung harap niya pag sa harap. Yan yung itsura ng harap niya. Top tube, nagdadalawang kulay dito, nandito yung white and red. Ganun din, yung hati ng kulay niya pag ganun. So yung Paxter sa baba, ay may pagka-texture din. Yung lagayan natin ng ulap o ng beer, meron sa kanyang down tube. Sa seat tube ay meron din. Yung binabarcheck natin ito ay size 49cm. So yung FD na ginamit dito ay Shimano Clavis na. And ito ay hindi siya yung clamp type. Dito na naman niya, naka-brace on na rin siya dito. So yun talaga yung mga bagong nilalabas ngayon ng bisikleta, naka-brace on na rin. Hindi na yung kinaklamp-clamp pa. Yung frame niya ay may pagka-aero type din naman. Kita niyo nakababa yung kanyang seat stay dito. Ayan. Yung adjustan ng kanyang seat post nandito na rin. Usually nandito yung adjustan pero ito nandito na. Yung kanyang crankset 50-34 MPL Pro Wheel and square taper. Siguro kung gagawin niyo tong Halotech, ay laspagin niyo muna, pero para sa akin square taper is okay na rin niya, matibay na rin yan. Tsaka niyo na i-Halotech kapag may budget na kayo. Pero ito kasi is naka-Shimano na rin. MPL Pro Wheel, equality na rin yan. Yung chain, ayan yung chain niya dito. Mukha namang hindi rin siya tinipid sa chain. Yung RD, cable, ay dumaan dito. Kasi dito usual, diba, dumadaan sa ilalim lang. Ito, naka-internal na rin. Ayan, sa chain stay dumaan dito. Pero hindi naman mag-chain stop dito yan. Eh, oh. Yung RD, ayan, Shimano Clarence na rin. Dito yung nakabalot pa siya. Shimano Clarence, yung FD, yung RD. And ito naman, pagkawis, alam nyo na, H-speed dyan. Ang ginamit dito ay Sugek, yung kanyang sprocket, and 11-28 teeth. Yung bilang nito, yung kanyang sprocket. So good thing naman, nakaano na to. Nakaka-set type na rin. Ayan yung 28 teeth. So yung hub naman ito ay Paxter na rin yung brand, alloy and seal bearing na rin yan. Yung kanyang spoke, ito yung kanyang stainless steel na spoke. Ang bilang niyan ay 28, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 lang yung spokes na ginamit dito. Yung rim,
ay Faxer na rin, double wall alloy, 40mm. Ayan, medyo malapad-lapad na rin yung 40mm na yan. And yung gulong, hindi rin tinipid ni Faxer. Kenda tires, 700 by 28C yung inilagay dito. Ayan. So, naka 28C na rin to. Ito yung 28C niya sa likod. Ayan, kung sa mga curious dyan. Sa likod naman, 160mm rotors, naka 6 bolts yan, naka QR din. Ito yung kanyang single piston na brake caliper. Seat post naman, may pagka-aero na rin. Yung size nito, ang hindi natin alam kung anong size nito. Ayan kasi, bawat aero, depende sa brand, iba-iba yung size nito. May mas malapad dito, may ganyang konti. So, yan yung magiging ano nyo, challenge nyo, magpapalit kayo ng seat post. Pero alloy na to. And yung stock pedals nya, ay ball bearing pa yan. Yung kanyang upuan or saddle, Faxer na rin yung ginamit dito. Ayan, Faxer F nakalagay. Yung fork naman, ito ay alloy na. And nakahalo rin yung color, red and white. And Faxer na rin yung nakalagay na brand dito. Ayan, metallic talaga siya, yun. May glitter effect sa frame niya. So yung wheel sets una, same lang din sa likod. Ito ay nakapress above na rin. Kenda tire 700 by 28C. 40mm rim Faxer. And alloy silver na rin yung hub. 160mm rotors. 6 bolts. Yung tayo. 100mm ang haba nito. Ayan, no? 100mm yung kanyang stem. Ito yung itsura niya sa harap. And 430mm naman yung kanyang haba. Ito. Yung haba ng kanyang drop bar dito ay 430mm. Bago ko makalimutan, yung size nito ay 49. And yung kanyang effective top shelf naman dyan, sinukat ko yan, ay 53cm. Standover height naman ay 730mm. Yung kanyang drop bar, meron na siyang palm rest dito. Hindi siya yung tubular lang or pabilog. Ayan, may palm rest na rin. May pagka-flat. And 430mm. Yung kanyang STI naman dito ay Shimano Claris na rin. Ayan, so naka-Shimano Claris yung FDRD and yung kanyang STI. So yung timbang ito ay 12.5 kg lang. Ayan, 12.5 kg lang si Faxer Acetus. So yung pangalan nito ay kakaiba, no? Yung mga pangalan ng Faxer ngayon, yung mga next bike check natin ay iba yung mga pangalan. Hindi pang kamaniwan. So ayan si Faxer Acetus, magkano nga ba ito dito sa Madis Bike Shop? Ang presyo nito ni Faxer Acetus FR1600 ay 22,700 pesos. So sa 22K mo, meron ka ng Faxer Acetus na naka Shimano Claris yung FD, yung kanyang RFD, and yung kanyang STI, naka full internal cable routing. Ang ganda ng kulay niya. Meron tong color black, kung hindi ako nagkakamali, ito yung matte black niya. Ayan, yung matte black nito. Same spec, yung kulay lang na iba. Pogi din yung ano, kung mahilig kayo sa black, ito pwede sa inyo to. Ayan, matte black. Ito naman yung medyo may halo. Medyo mas ago pansin to, yung sa tingin na yun. Parang mas eye-catchy to. 22,700 pesos si Acetus FR1600 dito sa Madis Bike Shop. Ayan yung kanilang shop, yung kanilang Facebook page. Ay search nyo lang. Madis Bike Shop, dito yan sa Pugad Lawin. Dito yan sa Congressional Avenue. Sa Quezon City. Searchable sa Google Map and sa Waze. Hindi na kayo maliligaw. Ayan, pwede rin kayo mag-home credit dito. Napaka-flexible lang kanilang payment option dito. Cash, Gcash, and installment pwede rin dito. Mga card, pwede rin naman. Ayan, nag-accept sila ng mga major credit cards dito sa Madis Bike Shop. So, yan yung unang bike check natin sa mga Faxer nila dito. Meron pa tayong tatlong Faxer yung bike check. Etong ito. Yung Faxer Acetus, ito yung una. So, ano man sabi nyo sa Faxer Acetus? Okay na ba sa inyo? Yung 22,700 pesos na presyo niya para sa kanyang full specs. Para sa akin, okay na rin. Ang linis tignan eh, oh. Elegante tignan. Lalo yung ito. Ayan, oh, all black siya. Na pag white yung letterings niya dito.
goods na goods na yan para sa akin. Clarice. Siguro ang upgrade dito, yung tuhod yun nalang. Or, eto, laspagin nyo muna. Yung kanyang square taper na MPL, RPL pala, MPL Pro Wheel. Alam ko, Pro Wheel ako doon nagkakamali. Yan lang ang tingin ko upgrade muna sa kayo dito. Kung gusto nyo gawing sora, nasa inyo, pero para sa akin, okay na yung Clarice na yan. Di naman kayo kakarera, okay na yung mga ganyan. So, gawin nyo lang Halotech to. Pag nagka-budget kayo, gawin yung Sora na Halotech or hindi pala. Gawin yung Clarice na Halotech kasi 8 speed lang yun. 9 speed yung Sora. So, ayan. Okay na ba sa inyo yung 22,700 pesos para dito kayo Faxer, Setus. Yung kanila Facebook page ay nandiyan na. Kung may mga inquire kayo, gusto nyo kukunin to. Limited edition. Sobrang limited lang nito. Grabe. Yung stock dito. Kung gusto nyo to, PM nyo kayo sa kanilang Facebook page, Maddie's Bike Shop. Sure na mga LL, like, comment, share, subscribe. So, be it, I love you. Signing up.